Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapwa ko, mga nagmamahal sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Mataas na Paaralang Felipe G. Calderon sa Tondo, Maynila. And mabuhay at welcome po sa ating palatuntunan, sa ating FB Live Broadcast. At sa gabing ito ay natatangi po ang ating magiging talakayan ngayon sapagkat ito ay magiging bahagi ng ating magiging kontribusyon. Itong palatuntunan natin ito sa Facebook Live. Sa ngayon ay pinagdiriwang natin na buwan ng kasaysayan kung saan ay kinikilala natin ang mga mahalagang mga pangyayari na naganap sa ating bansa, lalo na sa mga pangyayaring naganap ngayong buwan ng Agosto. So alam ng marami na ang buwan ng Agosto ay buwan ng wika at ngayon sa maraming mga paaralan ngayon sa Pilipinas ay pinagdiriwang ngayon ang buwan ng wika. Ngunit hindi masyado itong alam ng iba, lalo na ng mga hindi na masyadong aware sa mga bagong pangyayari ngayon sa mga paaralan, publiko man o pang-pribado, na ang buwan din ito ng Agosto ay nakalaan din bilang pagdiriwang natin ng buwan ng kasaysayan. At starting ngayong Friday na ito ay magkakaroon tayo ng mga serye ng talakayan tungkol sa mga ilang mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan na humubog sa mismong katauhan ng ating mga Pilipino, lalo na noong unang panahon. And ngayon, sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng isang partikular na paksa na medyo malapit sa ating panahon natin ngayon. So bago natin 'to simulan ay mas mainam siguro na mabanggit natin na magkakaroon tayo ng ilang mga segments na tatalakay sa ilang mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan at ito ay sisimulan natin ngayong gabing ito. So ngayon, ang una nating segment ngayon ay tatalakay sa kung ano nga ba yung mahalagang pangyayari na naganap sa ating bansa sa petsang ito. Ngayon sa kasaysayan, ikapito ng Agosto, ano nga ba yung ilan sa mga mahalagang pangyayari na naganap sa panahong sa ating bansa sa petsang ito? So, dito, babalikan natin ang nangyari sa ating bansa noong Agosto 7, 1901. Sa petsang ito ay naging isang chartered city ang lungsod ng Maynila sa bisa ng Act 183 ng Philippine Commission na ipinasa noong Hulyo 31, 1901. As you all know, ang lungsod ng Maynila ang unang naging chartered city sa buong Pilipinas. So kapag sinabi natin chartered city, ito ay tumutukoy sa isang lungsod na mayroong espesipikong batas. Mayroong ipinasang batas na natatangi para lamang sa lungsod na iyon. At sinabi nga natin, importante noon ang lungsod ng Maynila dahil noong panahong ito, noong panahon ng pananakop sa atin ng mga Amerikano, ay naging sentro na ng kalakalan at komersyo ang Maynila sa panahong ito. And of course, noong Agosto 7, 1904, ay ipinatupad ng noon ay Pambansang Asamblea o National Assembly ang Education Act of 1940. Significant ang batas na ito sapagkat ang isa sa mga mahalagang nilalaman o provision ng Education Act of 1940 ay ang provision kung saan ay binabawasan ang bilang ng taon sa paaralang elementarya mula 7 taon dati no panahon Amerikano para maging 6 taon. So, as alam natin sa kasalukuyan na ang elementary education ay umaabot mula grade 1 hanggang grade 6. At ang isa din sa mga mahalagang katangian ng nasabing batas, ang Education Act of 1940, ay ang pagpapatupad sa universal primary education, sa elementary education kung saan noon, sinusulong noon ng dating Pangulong Manuel Quezon na itaguyod
ang pagtuturo sa mga kabataan noon. Kaya kumbaga nagkaroon ng compulsory elementary education sa panahong ito, at ito ang siyang isa sa mga nilalaman ng Education Act of 1940. So dalawang mga mahalagang pangyayari na naganap sa ating kasaysayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, na nangyari pareho noong Agosto 7. Ngayon, sa ikalawa na ating segment, ay titignan naman natin kung ano ang magiging feature nating bayani ngayon. Tatawagin natin na segment na ito na Duyan Ka ng Magiting. So sino nga ba magiging feature natin sa araw na ito? So of course, ang magiging paksa natin na tao ay walang iba kundi ang mismong bayani kung saan ipinangalan ang aking paaralan, ang aking paaralan pinagtuturuan. Walang iba kundi si Felipe Gonzalez Calderon. Ito sa kung sa mga nakakasunod siguro sa aking Facebook page at saka sa aking Facebook account, may mga pagkakataon na isinisingit ko sa mga pinopost ko ang tungkol sa mga nangyayari sa aking mismong paaralan at kung sino nga ba si Felipe Calderon. So ipakikilala lamang natin kung sino si Felipe Calderon. As you all know, especially sa mga estudyante ko sa Felipe Calderon, mga kasama kong guro, si Felipe Calderon ay pinanganak sa Santa Cruz de Malabon, ngayon ay Tanza, sa lalawigan ng Cavite, noong April 4, 1868. Sa Tanza, Cavite. It's not 1898, it's 1868. And nakilala siya bilang ama ng konstitusyon ng Malolos ng 1899. Why? Siya naging pangunahing author ng mismong draft ng Malolos Constitution, at ito ang siyang ginamit balangkas at mismong nilalaman ng bubuing sa Ligang Batas ng noon ay pamahalang revolusyonaryo ni General Emilio Aguinaldo. And bukod dito, ay nakilala si Felipe Calderon bilang isa sa mga bilang founder ng ilan sa mga paaralan. Itinatag ni Felipe Calderon ang mga paaralang Colegio de Abogados de Manila at Escuela de Derecho. Ang Escuela de Derecho ay kilala natin ngayon bilang Manila Law School na nasa ilalim ng PCCR o Philippine College of Criminology. Nakilala si Felipe Calderon bilang abogado, manunulat, guro at bayani. So sa mga susunod na mga araw natin, sa mga susunod na mga biyernes, ay magtatanghal tayo ng ilan sa mga natatanging bayaning Pilipino at ilang mga natatanging Pilipino na nakagawa ng malaking kontribusyon sa ating kasaysayan at sa ating mismong kultura. So, bago tayo siguro magsimula ng ating mismong magiging talakayan natin, ay batiin natin yung mga kasalukuyan ngayong mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Kasama natin ngayon si Ma'am Sara, kasama kong guro ng Calderon High School, si Ma'am Sara Ubando, si ang aking estudyante si Ashley Vicencio, at si Paulo Miguel Cobangbang mula sa Laguna. Paulo Cobangbang, ang ganda po ng soundtrack niyo. Okay, saan nagtatanong kanina kung ano yung pinatugtog ko kanina? Ang pamagat nung awitin na yun ay Joselinang Baliwag, or ang kundi man ng taong ng 1850. Itong kanta na ito ang naging himig ng na ginamit noon sa Bulacan especially, at ginamit din ito, inadapt din ito ng mga revolusyonaryo bilang tagagising ng damdamin at tagapagpaalam ng damdamin ng mga Pilipino noong nagaganap ang himagsikan. So very, very important para sa mga revolusyonaryong Pilipino ang nasabing awitin ang Joselinang Baliwag. Kasama din po nating nanonood ngayon si Sir Julius Castro Miranda ng Torres High School. Magandang gabi po. Si Ma'am Cathy Elegido, nanonood kasama natin. Ang aking dating estudyanting si Erna Joy Torres. Si Tetet Sarmiento, magandang gabi po. Ma'am Jeannie Jimenez Padilla mula sa Pampanga, ang aking dating kapwa guro mula sa Philippine Cultural College, ay nanonood ngayong gabi nito.
Si Kuya Nick Acosta, ang aking pinsan mula sa United Kingdom ay nanonood ngayon. Magandang gabi. Umaga na yata dyan sa, ano, dyan sa United Kingdom. Magandang gabi, Kuya Nick. Ang aking dating kaklaseng si Eden Bonifacio ay nanonood ngayon. Ay, nanonood, nakikinig ngayon. Sir August, ang aking masugid na tagapakinig mula sa Lacandula High School na nanonood ngayon. Sir August, hello po sir. Hello po sir Danilo ako sa lumabas from Lacandula High School. Binabati po natin ang mga kapwa ko guro ng Araling Panlipunan sa mata sa para lang Lacandula. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kanyang kapatid na si Ma'am Amor Powers. Good evening po sir, magandang gabi po ma'am. Si Ma'am Gabani ng HE Department ay nanonood ngayon. Si Ma'am Ginaline Mendoza ay nanonood ngayon. Magandang good evening din po Ma'am Ginaline Mendoza. Ang aking mga estudyanteng si Greg Justiniane at si Chris Natigalang ay nanonood ngayon. Si Ariel Esteban Rique ay nanonood ngayon. Magandang gabi din po, Sir Ariel. At si Joshua Lachica ay nanonood ngayong gabing ito. So, tungkol saan ba ang ating magiging paksa ngayon? Sabi ko, ang magiging unang paksa natin ngayon ay hahatiin natin sa apat at ito'y tatalakayin natin sa mga susunod na mga Biyernes. And ang paksa natin ngayon ay medyo malapit sa ating kalagayan natin ngayon. As you all know, nakararanas ngayon ang ating bansa at ang maraming bansa sa buong mundo ng isang pandemya na tinatawag natin ngayong COVID-19 or Coronavirus Disease 2019. At dahil sa sakit na ito ay marami sa mga, actually the majority of the Filipinos nagbago ang pamumuhay, nagbago ang pananaw sa buhay. Maraming mga naapekto ang mga negosyo, maraming naapekto ang kabuhayan. May mga kapwa tayo Pilipino na namatay dahil sa sakit na ito, may mga nagkasakit. Nung totally, nagbago ang pamumuhay natin dito sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero ito ba ay first time bang nangyari sa atin? Kung titingnan natin mismo sa kasaysayan, ang ating bansa ay nagdaan sa iba't ibang uri ng epidemya. So, maganda siguro na linawin natin kung ano nga ba, at talakay natin ngayon, kung ano nga ba yung mga iba't ibang mga epidemya na naranasan ng Pilipinas sa pagdaan ng kanyang kasaysayan. So, kanina binanggit ko pandemya, kanina ngayon binabanggit ko epidemya. Saan nga ba nagkakaiba ang salitang pandemya or pandemic, ang epidemic, at ang outbreak? Kapag sinabi nating pandemic from the word pan, which means, from the Greek word pan, which means all, and demos, which means people, ito'y tumutukoy sa isang klase ng sakit na lumaganap na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. So, more on the world scale ang ibig sabihin nito, at ito'y naka-apekto lamang hindi lamang sa isang bansa, kundi sa maraming bansa sa buong mundo. Kapag sinabi naman nating epidemya, ito naman ay tumatalakay doon sa paglaganap naman ng sakit na nangyayari naman sa isang bansa. So kapag nagkaroon ng malawakang paglaganap ng isang sakit, at ito'y naka-apekto na tumawid na ito sa ibang mga lalawigan, at tumawid na ito sa ibang mga isla doon sa bansang yon, tinatawag na natin itong epidemic. So more on the countrywide na paglaganap ng sakit. Kapag sinabi naman nating outbreak, halimbawa pag sinabi nating cholera outbreak, when we say outbreak, ito naman ay tumatalakay naman sa paglaki ng isang ordinaryong bilang ng sakit. Halimbawa, normally nagkakaroon naman ng dengue. Ngunit pa isa-isa, pinakamarami na ang lima siguro sa isang lalawigan. Pero kapag dumami na ito ng higit sa karaniwan at ito'y naka-apekto na ng mas malaki kaysa sa inaasahan, tinatawag na itong outbreak. Nagkaroon ng dengue outbreak halimbawa sa isang lalawigan. Pero kapag ang halimbawa yung, let's say dengue, ay tumawid na sa ibang mga lalawigan, tumawid na sa ibang bansa, sa ibang mga pulo, at ito'y naka-apekto na sa isang substantial na bilang ng tao sa isang bansa, we then call it as epidemic.
So that's it. So mas akma siguro tawagin natin itong mga mangyayari, itong mga tatalakayin natin ngayon bilang epidemya or epidemic. So sabi nga natin kanina, ito bang nangyayari ngayon na COVID-19 epidemic or pandemic, kasi worldwide na scale, ay first time bang naranasan mga Pilipino? Kasi sa ating henerasyon, parang hindi natin alam mismo kung ano nga ba yung nangyari noong unang panahon o noong panahon hindi pa tayo pinanganganak. Kung titingnan natin mismo sa ating kasaysayan, may mga ilan lang mga epidemya na naranasan ang ating bansa na kumitil na rin ng maraming buhay, ngunit sa pagkakataong ito, ako po ay tatalakay lamang ng apat na mga somehow natatanging mga epidemya na lumaganap sa bansa natin. By the way, itong paksa kong ito tungkol sa mga epidemya na lumaganap sa bansa natin ay magiging bahagi na aking magiging pagtalakay sa gagawin kong pagbabahagi ng impormasyon na ito, dahil ako po ay naimbitahan na speaker sa bilang speaker sa isang online meeting na gagawin sa Mariano Marcos Memorial High School dyan sa Santa Ana, Maynila. So, itong magiging talakay natin ngayon ay bahagi ng aking magiging pagtalakay tungkol sa kasaysayan ng iba't ibang mga epidemya na nangyari sa Pilipinas sa pagdaan ng ating kasaysayan. So, sa pagkakataong ito, ang una kong tatalakayin dito ay ang nangyaring epidemya ng cholera noong taong 1882. Ulitin natin, may mga iba ng mga sakit at outbreak na lumagan sa Pilipinas, sa bansa natin, pero mas gusto kong tingnan natin ito. So, bago natin talakayin yung mismo ang nangyaring epidemya ng cholera ng 1882, alamin muna natin kung ano tong cholera na to. So, ano nga ba ang cholera? Ang cholera ay isang nakahahawang sakit. So, naukuha ito sa pamagitan ng isang bakterya, the Vibrio cholera, at ito ay kadalasang nakukuha sa mga karaniwang mga maruming tubig na nakukuha sa poso, nakukuha malapit sa especially mga naninirahan sa tabing tubig. Nagkakaroon ng cholera ang mga tao bunga ng pag-inom ng mga kontaminadong tubig at mga lamang dagat na nakakain ng bakterya na ito, yung Vibrio cholera. Ano ba ang nangyayari sa isang tao kapag siya ay natatamaan ng cholera? Isa sa pinakamatinding nangyayari sa kanya, siya ay nagdudumi. Kasi dahil nga napasukan ng bakterya, maglalabas ang kanyang intestine ng tubig, siya ay magdudumi, siya ay magsusuka, mapupulikata na pa, kasi unti-unti na nawawala yung electrolytes sa kanyang katawan. At nung panahong ito, nung 1882, hindi pa ito nahanapan ng gamot sa ating bansa noon. Kaya marami sa mga Pilipino nung panahong yon ang namatay sa sakit na ito. At nakamamatay ito lalo na kapag hindi ito natitreat agad. Ilang oras lang kapag tapos na tamaan ng cholera, namamatay noon ang mga tao noong panahon, lalo na itong panahon na ito, nung tayo na sa ilalim ng kontrol ng mga Kastila. So, paano nga ba nakapasok ang cholera sa bansa natin noong 1882? Prior to the 1882, ang Asia noon ay nakararanas ng cholera epidemic. Nagsimula ito sa India hanggang lumaganap na ito sa iba't ibang parte ng Asia. Unang nakarating ang epidemya, ang cholera sa bansa natin noong 1882 sa Zamboanga, hanggang sa tumawid na ito sa Isla ng Panay, hanggang sa ito'y nakarating na sa mismong Luzon, particularly sa Maynila. Noong nakarating ang sakit ng cholera dito sa Lagalawigan, dito sa Isla ng Panay, particularly sa Capiz, halos yung buong bayan under ng Lalawigan ng Capiz, more or less 30 bayan ng Capiz ang naapektuhan ito, at kumitil ito ng mahigit 9,000 buhay. Hanggang sa ito ay nakarating na sa Maynila. Ito yung titingnan natin ngayon. Nagkaroon ng malawakang paglaganap ng sakit na cholera sa Pilipinas noong taong 1882, ngunit nakapagtataka
na kakaunti lamang yung mga records na nandiri ito. Nagising yung pusa ko. Ngayon, merong isang naging pag-aaral si Dean Worcester, ang Secretary of Interior noon ng Pilipinas. At nagkaroon siya ng pag-aaral, naglabas siya ng isang study with the title of A History of Asiatic Cholera in the Philippine Islands. At pinag-aralan niya dito yung mga naging iba't ibang mga sakit ng cholera noong panahong ito. Nagising yung pusa. Ngayon, isa sa bahagi ng naging pag-aaral ni Dean Worcester, ginamit niya ang isa sa mga source, ang Cuadros Gráficos de Desarrollo de Cholera en Manila, Su Provincia y Hospitales de Coléricos Establecidos en la Capital, según datos de la Subdelegación de la Medicina, Manila, 1883. Medyo nagtataka lang si Dean Worcester kasi dito sa nakuha niyang isa sa mga source, hindi nagtutugma yung source na ito mula sa mismong record ng mga Kastila sa record na nakuha naman niya sa ibang mga sources. Itong source na ito ng Cuadros Gráficos del Desarrollo del Cholera en Manila ay yung statement ng pamahalang Kastila noong panahon yon na nilabas noong 1883 kung gaano karami yung mga Pilipino, mga natives noong panahon yon na nadali ng cholera. So parang kung makikita natin, hindi inilabas lahat ng panahon ng mga Espanyol ang lahat ng datos o yung totoong data kung gaano nga ba karami yung mga namatay noong panahon yon. At makikita natin sa mga papakita natin sa inyo kung bakit ganito yung nangyari. Actually, maganda nating tignan ngayon yung ilan sa mga naging sulat ng mga bayaw at kapatid ni Jose Rizal noong panahong nagsisimula ng sumalanta ang kolera sa bansa natin. Sumulat kasi, nung si Rizal ay nasa Europa noon, sumusulat noon ang kanyang kuya na si Pasiano at ang ilan sa kanyang mga bayaw katulad ni Silvestre Ubaldo at Antonino Lopez tungkol sa mga nangyayari noon sa Pilipinas. Noong sumulat noon si Silvestre Ubaldo at si Antonino Lopez, kinukwento na nila noon kung ano yung nangyayari noon sa Pilipinas noong ang bansa natin, particularly ang Maynila at ang makalapit nitong mga lalawigan tulad ng Laguna, ay napasukan o nadali ng sakit na kolera. Maganda tingnan natin dito sa mga sulat na ito kasi makikita natin dito kung ano yung naging pamumuhay ng mga tao noong panahong yon, and at the same time, ano yung naging pagkilos ng pamahalan noon noong lumalaganap na ang sakit na ito. Basahin natin itong naging liham ni Silvestre Ubaldo kay Rizal noong Oktubre 1882. Kolera ang ang umiira na sakit sa Maynila na nagdudulot ng paghihirap dito simula pa noong 20 ng Agosto. Dito kinuwento sa sulat na ito ni Silvestre Ubaldo kung paano nakapasok ang kolera sa Maynila. Nagsimula ito sa San Nicolas sa Maynila, kumalat sa tondo at sa mga lugar na ito, mga 30 hanggang 40 katao ang namamatay kada araw. Mga 4 o 5 tao sa isang bahay pa lamang. So ibig sabihin, matindi yung death rate na nangyayari noon because of the cholera. Ang mga nagdala ng sakit na ito ay dalawang manggagawa mula sa barkong Aeolus mula sa Zamboanga kung saan ay may epidemya na rin doon. Noong ang mga manggagawa na ito ay nakarating sa San Nicolas, dumudura na sila sa isang maliit na bahay. Kinabukasan, lahat ng mga naninirahan sa bahay na iyon kasama ang mga manggagawang ito ay namatay. Ganon kabilis ang pagkalat. Since very contagious ang sakit ng cholera, lahat ng especially ang excretion, kapag nag-excrete ang tao, may mga baktira na ito mismo kasama. Ngayon, dahil sa nangyaring ito kadugtong ng mismong sulat,
Bilang pagsunod sa desisyon ng Junta Sanitaria or Sanitary Board, ipinag-utos noon na sunugin ang nasabing bahay. Magbuhat noon, lumaganap ang epidemya sa buong Maynila, ngunit hindi kasing dami ng namatay sa San Nicolas at sa Tondo, hanggang sa nakarating ito sa Bulacan, kung saan naroon si Silvestre Ubado, isa siyang telegraph operator. Sa Kapitolyo noon, may mga namamatay araw-araw, umaabot sa bilang na 25. Ito yung bilang ng taong namamatay noon. Kahit si Muniz, ang abogado ko sa doon yung prosecuting attorney noong panahong yon, ay nakuha ito, yung mismong sakit. Nakuha daw niya ang sakit ng ikatlo na umaga at namatay agad ng kinatanghalian. Ang Baliwag, ang Kingwa o yung Plaridel ngayon at Malolos ay ang lubos na tinamaan. Sa buong bayan na ito, mga 30 tao ang namamatay araw-araw. Yes. Ang epidemyang ito ay kumalat halos sa buong Pilipinas. Kung kaya ang general o ang gobernador-general noong panahong yon ay nagpautos ng maraming mga kumot na pranela pati mga gamot sa Hong Kong at dinadala sa mga lalawigan para sa mga may sakit. Halos araw-araw, ang general ay umiikot sa mga pampublikong pamilihan. Ang gobernador-general, by the way, nun, ay ang pinakamatas na nanunungkulang pinuno noon sa buong Pilipinas at bale kinatawan ng hari ng Espanya doon sa kolonyang yon. Kaya kung makikita ninyo, tingnan nyo ah, halos araw-araw, ang general ay umiikot sa mga pampublikong pamilihan sa Maynila at ipinag-uutos na ang lahat ng mga bulok ng prutas, karne o isda ay itapon agad. So mismong yung pinakamataas na namumuno sa bansa natin noong panahon ng Kastila ang siya nag-iikot upang makasiguro sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahong yon. Bawat bayan ay may mga ospital kung saan dito tinitipon ang mga may sakit. Lahat ng mga patay, maging mga Espanyol, kahit na sino pa man sila, ay hindi na dinadala sa simbahan, kundi kaagad na dinadala sa bundok ng walang bayan. Dahil alam nga natin, noong panahon ng Kastila, kapag may namamatay, unang idinadaan muna sa simbahan upang gawaran ng huling basbas, saka sila inililibing sa mga kampusanto o mga sementeryo. Noong panahong yun, ang mga kampusanto kasi ay nakadikit malapit sa simbahan, usually sa likod, o sa vicinity malapit sa simbahan. Ngunit dahil sa paglaki ng bilang ng mga namamatay noon, at dahil sa nature ng pagkamatay ng mga taong yun, minarapat noon na ilibing na sa bundok at sa mga malayong lugar ang mga namamatay noon. Ang mga ministro ng katarungan ay umiikot sa mga bayan at ipinag-uutos ang paglilinis at kagyat na pag-aalis sa mga patay. Mayroon silang sariling karetela at stretcher. Ang karetela para sa mga patay, ang stretcher para sa mga may sakit. Ngunit kung hindi pumayag ang pamilya na ibigay ang katawan nung may sakit, ay hinahayaan nila. Ngunit pinag-uutos nila ang mga patay. So makikita natin dito, may mga pamilya at may mga ilang individuo din pala na pasaway na din nung panahong yun. Balikan natin. Ngunit kung hindi pumayag ang pamilya na ibigay ang katawan ng may sakit ay hinahayaan nila. Ngunit iniuutos nila ang mga patay. Ang mga patay kahit na mga may sakit na ibaba mula sa bahay at hindi sila isisilid sa mga ataul. At sa dulo, dahil sa sakit na ito, yung cholera, naubos ang mga supply ng bulaklak na mansanilya na ginagamit nun sa Aceite de Manzanilla at nagkaroon ng kakapusan ng konyak sa mga pamilihan na noon ay ginagamit noon sa laban sa kolera. At nagdoble ang presyo nito. Walang makat nakabibili. Dito, ginagamit namin ang mansanilya at tsaa bilang inuming tubig at maya-maya ay iniis-is at nililinis na ang bahay. Naging predominant noon ang fear o takot noon sa sakit na ito. At nagkaroon ng consciousness noon sa sanitation hindi lamang ng sarili hindi lamang sa pansarili kundi sa mismong bahay. At ito yung makikita natin doon sa sulat na ito naman ni Antonino Lopez, isa din sa mga bayaw ni Jose Rizal. Dito sa Kalamba, gayon din ang sa bawat baryo, mayroong ginaganap na prosesyon bawat gabi upang manalangin sa Diyos na iligtas ang bayan sa salot. Lahat ng mga pagkain pinaghihinalang nagdudulot ng sakit tulad ng mga may mabahong amoy, tulad ng tuyo, alamang at mga katulad nito ay pinagbabawal. Kaya malinis dito sa Kalamba. Sir,
bakit noong panahong ito pinapayagan sila na magsagawa ng mga religious gatherings at magsagawa ng mga religious services katulad nito prosesyon. Magkaiba kasi ang kalalagayan noon ng Pilipinas noong 1882 kumpara ngayon. Since airborne ang sakit, na hindi man airborne kundi ang COVID-19 ay nakukuha natin through droplets and very close contact with the person. Kaya iniiwas na pamahala natin ngayon yung contact, yung especially close contact sa isa't isa at pinagtatakip na tayo ng face mask. Unlike nito ay nakukuha naman ito sa maruming tubig. So, usapin ng kalinisan at sanitasyon noong panahong ito habang sa kasalukuyan natin ngayon ay usapin namang pang respiratory. Pero sa mga sulat na ito, very detailed yung naging sulat ni Paciano Mercado, ang kuya ni Jose Rizal sa kanya at dito pinaliwanag bakit parang tinatago ng mga Kastila yung totoong kalagayan ng Pilipinas especially sa buong mundo. Basahin natin itong mismong sinulat ni Paciano sa kanyang kapatid noong Hulyo 24, 1882. May kolera sa Maynila at ang sabi nila na inililihim nila nung pamahalang Espanyol ito sa buong mundo upang maiwasan na ideklara ng ibang bansa ang ating daungan na marumi at kalaunan ay lumikha ng panibagong hadlang sa kalakalang panlabas. Tandaan natin nung panahong ito, ang Mexico ay nakalaya na sa pamahala sa mga Espanyol at dati, kung ang Pilipinas dati nakikipagkalakalan sa Mexico sa pamagitan ng Manila-Capulo-Galleon Trade, dahil lumaya na ang Mexico mula sa pagiging kolonya ng Kastila, nahirapan ngayon ang Pilipinas kasi sino ngayon ang bibili ng kanyang mga produkto at kanino ngayon sila bibili ng mga produkto. Kaya binuksan noon ang Pilipinas sa kalakalang pandaigdig. Alam natin na sa naging pag-aaral natin ng Philippine history na naging isa sa mga factors o salik ang pagbubukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig upang magising ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. And at the same time, because of this consciousness ngayon ng pamahalang Kastila na huwag pabayaan ang kalakalang panlabas ng Pilipinas dahil sa nangyaring pagkalas ngayon ng Mexico, nakapasok tuloy ngayon yung sakit sa ating bansa. Pagpatuloy natin, sa ating bayan, sa Kalamba, meron na tayong tatlong kaso sa loob ng isang buwan at lahat ng ito'y nakamamatay. Ito'y Hulyo. Sinasabing nagkaroon ng matinding outbreak ng cholera, especially sa Maynila noong bandang Agosto na. Ito tingnan natin. Suspendido noon ang klase at ang mga mag-aaral mula Maynila, ay ipinauuwi upang ma-quarantine sa kanilang mga bayan. Noong panahong yun ay sinuspindi ang klase sa Universidad noon ng Santo Tomas at ang ilang mga kolehiyo noon sa Maynila. Parang tore ni Babel ang Kalamba. Lahat ng mga estudyante o yung mga lalaki na nag-aaral at hindi estudyante, mga kolehiyalas o yung mga babaeng na mag-aaral o hindi ay naroon sa loob ng 3 araw upang suriin kung nagtataglay sila ng salot sa kanilang katawan when we say salot o yung sakit. Lahat ay umuwi sa kanilang tahanan dahil sa pagsasara ng mga paaralan ng mga lalaki at babae. Bawat lalawigan ay inihihiwalay ang kanilang sarili mula sa iba. So may idea na sila sa issue ng pagkukwarantin noon o yung ina-isolate ng mga lalawigan yung kanilang sarili sa mga kalapit lalawigan upang hindi magkaroon ng transmission ng sakit between these provinces. Ang kolera ay nagdudulot ng takot na ang hukuman ang mga gwardiya sibil at ang mga telegrafo ay naging abala noong panahong yun. Nang ito ay yung mismong epidemya ay opisyal na idineklara sa Maynila, ang mga komunikasyon sa katihan, sa lupa at katubigan ay pinatigil. Kung mapapansin ninyo, parang nahahawig ito sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang mga barko na nagmumula sa mga maruruming daungan ay pinagbabawal na maglagi dito.
Ang mga barko na nagmumula sa Maynila ay pinidederecho sa Santa Cruz sa Laguna upang pausukan at kinukwarantina sa loob ng 12 oras. Ang mga bayan o mga taong bayan ay hindi pinahihintulutan na makisalamuha sa isa't isa o pahintulutan sa ilang bagay, maliban kung ito ay may pahintulot, kung may pahintulot ito mula sa pamahalaan. Dito, makikita natin yung mismo naging aksyon ng pamahalang Espanya noon. Mula nung idineklara na within the confines ng ating bansa, yung cholera ay agad na umaksyon ang mismong pamahalaan noon. Pinatigil agad ang lahat ng means of communication, both land and sea. At ang lahat, kasi matatanda natin na kaya nakapasok ang cholera sa Maynila ay dahil may nakapasok, may dumaong na barko mula sa Buanga na noon ay ang unang pinagmula ng sakit na cholera. Kaya ngayon, ang lahat ng mga barko na pumapasok sa Maynila na nagmumula sa ibang mga lalawigan at pinagdududahang marumi o pinagmulan ng mismong sakit, hindi sila pinahihintulutan. Ngunit alam natin na ito kagad ay nakapasok. Eto, tingnan natin, paano ngayon nagbago yung pamumuhay ng mga tao nung lumaganap ang sakit na ito sa mismo sa Maynila at makarating ng mga lalawigan. Patungkol naman sa mga sa buhay panlipunan ng mga tao, maraming mga tao ang nagtutungo sa simbahan. Ito yung naging usual routine. Tingnan natin to. Maraming mga tao ang nagtutungo sa simbahan sa umaga upang dumalo sa mga pangumagang panalangin. Sang-ayon sa rekomendasyon ng lihang pastoral ng Arsobispo ng Maynila, maya't maya ang lakad ng mga tao at may mga dalang bote na pinaglalagyan ng gamot. Ang mga pari ay madalas makita na nakasakay sa mga sasakyan upang magdulot ng tulong espiritual kapag sila ay pinapatawag. Kaya sabi nga natin, iba yung kalagayan noon ng Pilipinas nung panahong ang sinasalantal noon ng kolera ang ating bansa ng 1882 sa kasalukuyang panahon. Kasi kung makikita natin, ay medyo may kaluwagan pa noon sa pakikisalamuha sa mga tao dahil iba yung nature ng sakit ng tao noon sa nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Ngayon tingnan natin to. Sa hapon ay nagkakaroon ng mga malalaking siga sa maraming lugar na magsisilbing panlinis, quote-unquote, sa mga mikrobyo na lumalaganap noon at muling magtutungo ang mga tao sa simbahan upang dasalin ang nobena kay San Roque. Para sa mga Katoliko, kinikilala natin si San Roque bilang patron o pintakasi laban sa mga salot. At kadalasan si San Roque ang siyang ginagawang patron noon ng mga magsasakat ng mga tao noon sa mga, especially sa mga lalawigan na may mga palayan at ini-invoke ang kanyang intercession para maiwasan yung mga impending na salot na pwedeng manalasa sa bayan na iyon. Sa gabi, may mga prosesyon, madalas ay tatlo, ang nagsasalubungan sa mga kalsada habang hanggang lumalim ang gabi. Kaya kung makikita natin noon, kahit na may mga ginagawa ng paraan ng ating pamahalan noon upang masigurong kaligtasan ng mga mamamayan noon, nananatili pa rin ang role ng simbahan upang matulungan nito ang kanyang mga mananampalataya sa kanyang pang-espiritual na pangangailangan. Naging conscious tuloy noon ang mga tao tungkol sa kanilang mismong kalagayan ng pananampalataya. At the same time, kung makikita ninyo, sa gabi, may mga tatlong prosesyon na nagaganap sa isang lugar. Nagsasalubungan na sila sa nagsasalubungan na halos sila sa isang kalsada. Habang nagdadasal sila na ipag-adjust sila laban sa salot. Sa kanilang pagtatapos o yung pagtatapos ng kanilang ginagawang prosesyon, ang mga dumalo ay kakain sa tahanan ng namuno sa prosesyon na naghahanda ng pagkain at kwitis kung saan man abuti ng kanilang pananalapi. Ngayon, ano yung naging nung nangyari itong yung paglaganap ng sakit na cholera noon sa Pilipinas, paano nito binago yung pananaw o outlook ng mga tao sa kanilang buhay? Naka-indicate din ito doon sa mismong sinulat ng ni Pasiano sa kanyang kapatid na si Jose. Ang ating kinaaaliw sa mga bagay na ito ay ang mga taliwas na isipan ng mga matatanda at bata noong panahong iyon.
Nagkakaroon tuloy ngayon ng agam-agam mga matatanda at mga bata noong panahong yon. Tignan natin to. Ang mga matatanda ay nalulungkot sa halip na nagsasaya nang dahil sa salot ay nakikita na nila na maaari nang magwakas ang kanilang buhay. Ang mga kabataan naman ay nalulungkot dahil sa alalahanin na baka hindi na nila maisakatuparan ng layunin nila kung bakit sila isinilang dito sa mundo. There is a change of perspective sa buhay kasi dahil sa alalahanin na baka mamatay sila. Na nakalulungkot kasi sa kasalukuyang panahon, aminin na natin sa hindi, may mga ilang mga Pilipino na hindi conscious sa nangyayari ngayon sa ating bayan, na sa kabila ng warnings na ginagawa na iwasan yung mga gayong bagay upang lalong lumalaan sakit, ay lalo pang nagiging mas pasaway pa yung ilan lang naman mga Pilipino. So dito makikita natin na sa paglaganap ng isang sakit o ng paglaganap ng isang epidemya, napaka-importante ng dalawang bagay. Una, yung aksyon mismo ng pamahalaan kung gaano kabilis at kung gaano ka-intensive yung gagawin niyang aksyon upang matugunan itong national emergency na ito nangyari at nangyayari ngayon sa Pilipinas. And at the same time, yung dedikasyon ng pamahalaan na matulungan mismo yung mga mamamayan ng bansang ito laban sa salot na ito. At ikalawa ay kung paano dinidisiplina ng mga Pilipino ang kanyang sarili, lalo na sa pangyaring magbabago ang pamumuhay noon dahil sa sakit na ito. Ngayon tingnan natin to. Ito yung pinaka sa bahaging ito ng sulat ni Patiano ay pinapakita dito kung gaano ka grim o gaano ka rimarim na mamatay ka nung padahong yon. Ngayong ang salot ay nasa pinakamalala nito ay may humigit kumulang na 15 kataong namamatay kada araw. Mula gabi hanggang umaga, ang mga malalakas at malusog na lalaki ay nagiging bangkay. O kung hindi man ay hindi na halos makilala at malaos, naglalaban na sila yung itsura nila sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga nadapuan ng ibang sakit na ay narapat na kainggitan. When we say na ibang sakit, nung nagkaroon ng sakit na maliban sa kolera, ay dapat nakaingitan. Dahil kahit papaano, sila ay naaalagaan sa kanilang tahanan na idadala sa simbahan at nililibing sa mga kampusanto o sa mga sementeryo. Ngunit ang mga naging biktima ng salot na ito, yung kolera, ay hindi man lang nila maaliw ang kanilang sarili na sana'y maalagaan man lamang sila. Tingnan nyo to. Nilalayuan sila ng kanilang mga kamag-anak kahit pang mga malalapit sa kanila. Hindi sila inaalagaan o pinupuntahan man lang. Sila ay nagsisilbing pabigat sa kanilang sambahayan sa takot na sila ay mahawaan. Sila ay binabalot at inililibing kasama ng mga Chino. As you all know, nung panahon ng Kastila, mababang pagtingin ng mga Kastila sa mga Chino. Nakalulungkot lamang na mamatay ka sa ganitong paraan at sa ganitong uri ng sakit. Hinahayaan na lamang na nakalantad ang katawan. May mga ganitong instances. Hinahayaan na lamang na nakalantad ang katawan ng patay upang lapain ng mga aso. Duda ako kung ang lalim ng pinaglilibingan ay 2 tipa, ang lalim, dahil may mga aso sa paligid nito. Kung tayo nasa kalagayan ng mga Brahmin, ibig sabihin aware si Pasiano sa caste system na nangyayari noon sa India, sa ilalim naman tayo sa reincarnasyon, ngunit bilang Katoliko, ninanais natin ang ating mga labi mabigyan ng respeto. So nakatatakot yung kalagayan noon ng Pilipinas kasi para katulad din ngayon nung ngayong panahong nananalanta ang sakit na COVID-19. You were not given the chance na madala ka sa simbahan o mapaglamayan ka man lang ng mga kamag-anak mo kahit man lang isang araw. Right after, kung hindi ako nakakamali, within hours, kailangan i-cremate ang bangkay mo para maiwasan yung contagion. So kung makikita natin sa naging sulat ni Silvestre Ubaldo, Antonino Lopez, and especially ng kapatid ni Jose Rizal na si Pasiano, may aksyon yung mismong pamahalaan ng pamahalang Espanya noon, bagamat nandun yung consciousness na maingatan yung image niya sa ibang bansa. Because of the fear na bumagsak yung pagtingin ng ibang bansa sa Espanya dahil hinahayaan itong maging marumi yung Pilipinas noong panahon yun at hayaan pasukan ng sakit. Kaya,
makikita natin dito na magkaiba yung naging paraan ng aksyon ng pamahalang Kastila sa Pilipinas noong panahon yon. At sa susunod nating magiging talakayan ay makikita naman natin noong lumaganap naman, noong sumipa uli ang cholera epidemic sa Pilipinas noong namang panahon ng Amerikano from 1902 to 1905 and so on, makikita naman natin kung paano naman na naging aksyon ng mga Amerikano at paano nila tinugunan itong lumalalang sakit ng cholera sa Pilipinas. Sa mga bansang third world, noong panahon yun especially, naging hindi masasabi natin ibang sakit ang cholera, kundi karaniwan itong sakit ng mga bansang developing noong panahon yun. Kasi usapin noon ang sanitasyon sa mga bansa, especially sa tulad ng Pilipinas. So dito sa tatlong liham na ito, lumitaw yung kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng Kastila at paano nito binago yung pamumuhay ng mga tao. And kung sisipatin natin dito, nakita natin at nabasa natin dito yung naging aksyon ng pamahalang Kastila sa naging pangyayari o mga nangyari noon sa mga Pilipino nang lumaganap ang kolera sa ating bansa. Sa susunod na magiging ikalawang bahagi ng ating magiging palatong ng ating special FB live broadcast na ito ay tatalakayin naman natin yung naglumaganap naman uli na kolera in this time noon tayo naman ay sinakop ng mga Amerikano. So dito ay inaanyayahan ko kayo na subaybayan ninyo itong magiging serye natin ng pagtalakay sa mga iba't ibang mga naging sakit o epidemya na lumaganap sa ating bansa. And sa pagkakataong ito, bago tayo magtapos, ay inaanyayahan ko kayo na i-subscribe ninyo ang aking official YouTube channel, Danilo Acosta Lumabas, kung saan dito ko ina-upload ang aking mga sinasagawang mga FB Live broadcast. And at the same time, ay maging updated kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na mga videos patungkol sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Sa huli ay nais ko na pag-aralan natin at suriin natin itong mga nangyaring bahagi ng kasaysayan natin na kung saan nagkaroon ang ating bansa ng mga sakit at maraming mga pagkakataong ang mga Pilipino ay nagdanas ng karamdaman. Gaya ng sinasabi nga natin, ang pag-aaral ng kasaysayan ay hindi lamang ginagawa upang alalahanin natin kung anong buong pangalan ni Jose Rizal, kailan namatay si Andres Bonifacio, ilan ang kapatid nitong bayaning ito. Pinag-aaralan natin ang kasaysayan upang kung ano man yung mga pagkakamali na nagawa ng mga naunang tao sa atin ay huwag na nating ulitin ngayon. Sabi nga, history doesn't repeat itself. Ang nag-uulit lamang nito ay tao. Kung tayo ay natututo sa mga pagkakamali natin ng ating nakaraan, hindi na sana natin dinadanas kung ano man yung mga pangyayaring sinasabing umuulit daw sa kasalukuyang panahon. Gaya na sinabi natin, ang pag-aaral na kasaysayan ay nakalaan upang matuto tayo sa pagkakamali ng nakaraan. Ako po si Ginong Danilo Acosta Lumabas. Nagpapasalamat sa inyo at tutukan uli ang susunod nating FB Live streaming sa susunod na Biyernes, ika-7 ng gabi. At marami pong salamat at magandang gabi po.